Tandaan, ingatan nyo, ha? Oh, dali-dali nyo, delikado rito. Madyos. Sir. Sa kabila. Boom! Bilis, bilis! Madag sa akin, 2 kilo. Tulo. Yung sariwa ho. Isang tumpok. Ito, ito. Oho. Pare, alam mo ba nangyari kagabi? Ano ba yun? Nagkaroon ng barilan sa daungan. Ganun ba? Marami ang napatay. Pero isang kumuli. Turing daw ang pangalan. Mama, bilis-bilisan nyo lang. Tayo na sa Burawi. Leon! Leon! Raquel? Raquel! Inay, bakit ho? Ang kuya mo nandiyan na ba? Eh, wala pa ho eh. Ay, ayan na pala si kuya, Nay. Ito. Leon! Ano ka ba naman? Saan ka ba nagpunta? Anong problema? Si Don Salazar, andun sa loob. Claudio, si Don Salazar. Don Salazar? Don Salazar?
Bakit? Si Turingo, nahuli kagabi. Pati lansyan niyo sumabog kasama ho mga epektos. Bakit niyo pinabayaan mahuli si Turing? Alam niyo bang ang lansya ko at malaking halaga ng epektos ang nawala sa akin? Eh kung kumanta yun, pati ako, sabit! At ikaw, Claudio. Isa ka pang walang silbi. Puntahan niyo si attorney. Piyansa niyo si Turing. Yariin niyo siya sa isang malinis na paraan. Tandaan mo, Claudio. Ayoko ng pulilyaso. Makakaasa ko kayo, Don Salazar. Tayo na! Oh, Iya! Hi, Pa! Oh, napaaga yata uwi mo. Akala ko ba yung 5 na tatapos ang klase mo? Absent po kasi yung professor namin sa humanities. Ah. Oh, sige. Magpalit ka lang ng uniforme mo. Okay. Tali! Sir! Ipaganda mo nga ng merienda, senyorita mo. At huwag mong kalimutan magtimpla ng gatas, ha? Opo, sir. Talaga naman si Papa, oh. Ang laki-laki ko na, binibaby niyo pa ako. Siyempre naman, Iya. Ikaw na lang ang tanging alaala na iniwan sa akin ng mama mo. Kaya nga hindi na ako nag-asawa dahil gusto ko lahat ng atensyon ko eh para sa'yo. Ang bait-bait talaga ng papa ko. O sige, mag-merienda ka na. Opo. O paano, Claudio? Turing, pabalik mo na ako sa opisina. Maraming salamat ho, attorney. Sigurado ubang wala na akong kaso. Turing, wala ka bang tiwala sa akin? Alam mo naman pagdating kay Don Salazar, walang imposible. O paano? Alis na ako. Bawad na na ako. Sige, o, attorney. Ulit, attorney. Tayo na, Turing. Turing! Turing, bakit? Ano nangyari? Si Miding naman, o. Parang ang bago ng bago. Tayo, ano ba ang kaso niyo't dinalaki dito? Sa bahay na natin pag-usapan yung Leon. Oh, paano, Claudio? Eh, narito na pamilya ko eh. Sasabay na ako sa kanila. Pakisabi na lang kay Don Salazar na salamat sa pagkakapiyansa niya sa akin. Sayang, Turing. Matutuwa para masara si Don Salazar. Haya mo. Pararatingin ko na lang sa kanya. Kaya na. Salamat. Oh. Ano nangyari? Siguro naman eh, maganda na ibabalita mo sa akin, Claudio. Yun ang aking problema, Don Salazar eh. Eh, kasama na sana namin si Turing. Ang kaso, dumating yung kanyang mag-ina. Ano? Tumawag sa akin si attorney. Delikado ang kaso ni Turing. Pag pinersa yan ng mga otoridad, siguradong sabit ako. Ano ba ang susunod namin gagawin? Gumawa ka ng paraan para mailigpit si Turing! Tay, ano ba talaga nangyari? Bakit ikinulong kayo ng mga pulis? Wala yun. Napagkamalan lang nila ako. Oo nga, Itay. Kung sino pa nagtatrabaho ng matino, siya pang pinag-iinitan. Oh, sige, kayong dalawa ha. Bilis-bilisan niyo na yung pagkain niyo. Lalo na ikaw, Raquel. May pasok ka bukas, matulog ka maaga. Leon, pagkatapos mong kumain, sumunod ka sa akin. May pag-uusapan tayo. Oho. Tay, kumusta ang pag-aaral mo, anak? Sa susunod na semestre, second year college ka na. Gusto ko lang malaman kung may kahinat na ng paghihirap ko. Tay, hindi ko naman pinababayaan ang pag-aaral ko eh. Mabuti kung ganon. Huwag mo naman bigyan ng masamang kahulugan ang pagtatanong ko. Alam mo naman, anak, na ikaw lang inaasahan ko makakatulong sa akin para sa magandang kinabukasan ni Raquel at ng nanay mo. Pangalawa, darating ang araw na mag-aasawa ka rin. Hindi naman ako tutol kay Lilip. Mabait siya. Kaya nga, lalong dapat ka makatapos nang hindi ka maging kahiyahiya sa pamilya niya. Huwag kayong mag-alala, Itay. Hindi ko kayo bibigoyin. Bigla ka nawala ng kibo. Naisip ko lang si Itay.
tungkol ba sa ating dalawa? Isa na yun. At pinangaralan niya ako tungkol sa pag-aaral ko. Tungkol ba siya sa atin? Hindi, Lilet. Gusto lang niya makatapos ng pag-aaral para hindi naman ako lumabas na kayaya sa pamilya mo. Eh, yun naman pala eh. Anong binaproblema mo? Huwag na nga natin pag-usapan yan. Buti pa. Tayo na nga. Ito ba talaga sinasabi mo? Baka binubola mo lang ako. Ano mo paniwala sa akin eh? Sinabi ko na siya nung una, Pamal. Wala ka mapapala sa Leon na yan. Lilet, iha. Bigyan mo ko ng konting kahiyan. Ano lang sasabihin ng mga business associates ko? Nang nag-iisang anak at tagapagmana ng isang tanyag na businessman, mapapangasawa ng isang kukulukuluan dyan. Papa, mahal ko si Leon. Pag-aaral ang atupagin mo! Pag nagpumilit ka sa gusto mo, pahihintuin kita sa pag-aaral dito. Ipadadala kita sa Maynila! Ayoko mag-aaral sa Maynila, Papa. Gusto ko dito magtapos. Ayoko malayo kay Leon. Mahal ko siya, Papa. Huwag matigas ang ulo mo. Mamili ka. Ang sundin ang gusto ko o ang patay gutom na yon. Ano kaya mangyayari sa atin kung maisip ng Papa mo na sa Maynila ka pag-aralin? Siguro walang isang linggo, nakalimutan mo na ako. Ano palagi mo sa akin? Babaeng kalad ka rin. Ano ka ba, Leon? Bakit ba ganyan ang iniisip mo? Siguro dahil mahal kita. Natural ang galala ko. Leon, walang sinumang lalaki makakapagpabago ng pag-ibig ko sa'yo. Ikaw lang ang minahal ko. Ano ka ba naman, Turing? Kanina ka pang hindi mapakali dyan, ah. May gumugulo ba sa isip mo? Wala naman, Miding. Iniisip ko lang, paano ang mga bata at ikaw kung wala na ako? Ano ba naman yung pinagsasabi mo? Ang lakas-lakas mo eh. Teka nga muna, baka naman ikaw eh may balak pang mag-abroad. Sa palagay mo kaya, sa tanda mong yan, meron pang tatanggap sa'yo? Nagpapatawa ka naman, Miding eh. Ang ibig ko lang sabihin, dapat nang maihanda ang kinabukasan ng mga bata. Dahil ayoko namang habang panahon ay umasakit doon sa Lazar. Turing, malalaki na yung mga anak mo. At ang isa pa, meron naman akong naipon dyan eh. Kasya na yung para pangtustos sa pag-aaral nila. Mababait at matatalino yung mga anak mo. Lalo na yung si Leon. Kaya ano pang pinoproblema mo? Alam mo, Midi, iba na yung nakakasiguro. Tara! Turing! Turing!
Alay. Sige. Sige, mauna ka. Piding, nakikirabay kami sa'yo. Pinabibigay nga para nito ang salasal. Hindi namin kailangan ng tulong niya. Bakit ho, inay? Wala na. Tayo na. Major, naparito kami para malaman namin kung ano na nangyari tungkol sa investigasyon sa pagkamatay ng itay. Huwag mo kayong mag-alala. Tinatrabaho na ho ng mga tauhan ko yan. Major, hanggang kailan ho ba kami maghihintay? Sa ngayon ay naghahanap pa kami ng sapat na ebidensya. Hayaan mo, Mrs. Pag nagkaroon ng development ng kaso, ipaalam na lamang namin sa inyo. Salamat po, Major. Kung kailangan niyo ako para makatulong sa kaso, nakaanda po ako. Leon? Nanay Midying? Oh, Lilet, ikaw pala. Si Leon po. Wala ah. Hindi ka ba sinundo? Hindi nga po siya dumating, kaya ako na lang nagpunta dito. San po kaya siya nagpunta? Eh, nagpaalam kanina, pero hindi naman sinabi kung pupunta nga sa eskwelahan mo. Ganun po ba? Eh, tuloy ka. Halika sa loob. Dito ka na maghintay at darating na yon. Sige po. Saan ka ba nagpupunta? Siguro may ibang babae ka nang kinalolokohan. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Mahal kita, Lilet. Marami lang ako naasikaso. Tungkol saan? Tungkol ba sa pagkakapatay sa tatay mo? Oo, Lilet. Kaya ako maaari, huwag muna tayo magkita. Kaya mo muna latasin ko tong problema ko. Bakit mo sinusolo ang problema? Di ba dapat sa dalawa nagmamahalan, nagdadamayan? Ibang kaso to, Lilet. Ayoko madamay ka. Ano po, inay? Kawang ka ng Diyos. Leon? Saan ka pupunta? Aalis lang ako sandali, inay. Kararating mo lang, alis ka na naman. Teka, ano yung nakabukol sa bewang mo? Barilito ng itay mo, ha? Leon, maari ba? Huwag mo na sanang dagdagan pa mga problema natin. Hindi ko na kaya ito. Maawa ka naman sa akin. Nakikiusap ako sa iyo, anak. Nay, masyado na tayo nababaliwala. Dahil pa sa mahirap tayo, kailangan mo bigyan natin hustisya pagkamatay ng itay. Pero, sino ang uusigin mo? Alam mo na ba? May alam ka na ba kung sino may kagagawan sa pagkamatay ng itay mo? Ako mismo mag-iimbestiga. Kung mananatili tayong tahimik, wala mangyayari sa kaso. Bilisan nyo! Dan. Sige, bilis-bilisin nyo pa. Pagkatapos dyan, bibigyan ko kayo ng pera. Pantoma. Uy, thank you. Ayun, sige na. Bilis-bilisin nyo para mag-inuman okay. Na tayo.
Leon, anong nangyari sa investigasyon sa pagkamatay ng tatay mo? Pakikilala kita sa siyo. Parang gusto ko na mawala ng pag-asa. Mag-iisang buwan na. Hindi pa rin alam kung sino pumatay kay Itay. Hindi siya nagdududa ako, Leon. Hindi kaya isang ma-impluensyang tao ang nagplano at nagpapatay sa tatay mo? Malay mo, si Don Salazar. Hindi magagawa ni Don Salazar yon. Mabait si Itay at tapat sa kanyang trabaho. Kung hindi si Don Salazar, sino? Tsaka na natin pag-usapan yan. Malalaman ko rin yun. Sige mga kasama, inom lang ng inom. Marami pa yan. At saka isa pa. Gusto kong malaman nyo. Iba ng amo natin ngayon. Hindi nakatulad nito ring. Palibasa. Palpak. Ayun. Pinatay. Eh, sino naman na nagpapatay kay Turing? Huwag mo na akong pinagtatanong dyan. Baka mabulilyaso pa ako eh. Oh, ito pulutan. Ah, trust na niya. Ulitin mo nga sinabi mo. Sino pumatay sa tatay ko? Anak ka ba ni Turing? Eh, wala naman ako sinasabi. May sinabi ba ako? Bah, eh. Hindi pa wala. Sino pumatay sa tatay ko? Sino? Hindi ko alam. Sino? Tama na. Sasabihin ko na kung sino pumatay. Sino? Masyado na naging agresibo si Leon sa pag-iimbestiga. Kung dinayari si Pipoy, malamang, disgrasya na tayo. Ikaw may kagagawa ng lahat. Kung hindi mo tinira ng hininga, ang gunggong na yun, ay hindi ako malalagay sa alanganin. Simple lang, Claudio. Kung nagawa mong putulin ng puno, siguro naman, mas kaya mong turugin ng bunga. Nararamdaman ko, Lilith, na ako nasusunod nila. Bakit mo naman nasabi yan, Leon? Habang tumatagal, lalong lumalabo. Sa tingin ko, hindi sa pagkamatay ni Itay nagtatapos ang galit ng mga taong yun. Ano ba talaga nangyari sa investigasyon? Wala pa rin resulta. Hayaan mo. Hihingi ako ng tulong sa papa para mapadali ang paghuli sa mga taong may kagagawa ng pagkamatay ng Itay mo. Dahil ayoko mapahama ka. Leon, may tama ako. Tingnan niyo sa kabila!
Sa nangyari niyan, yak na ikaw ang pagbibintangan ni Don Salazar sa pagkamatay ni Lilet. Nakilala mo ba kung sino mga bumaril sa'yo? Hindi ho, Chong. Mabilis ang mga pangyayari. Mabuti pa, dumito ka muna. Kailangan malaman ni Miding ang nangyari sa'yo. Ano? Pinatay ni Leon si Lynette? Yan nga ho ang dahilan kaya ako nagpunta rito doon sa Lazar para i-report sa inyo ang nangyari. Nasaan si Claudio? Hanggang ngayon tinutugis pa nila si Leon. Paano nangyari yon? Maaaring alam na ni Leon na kayo nagpapatay kay Turing. Kaya binawian niya si Lynette. Punyeta! Pare-pareho kayo mga inutil! Hanapin niyo yung kriminal na yon! Ngayon din! Dali! Masakit para sa akin ang pagkawala ng kaisa-isa kong anak. Alam mo naman ako, Colonel, marami akong koneksyon at pwede akong gumamit ng lahas. Pero gusto kong ilagay sa tama ang batas. Kaya ako kayo pinatawag dahil alam ko malaki may tutulong ninyo sa ikadarakip ni Leon. Huwag mo kayo maglala doon, Salazar. Gagawin namin ang lahat ng aming magagawa para matakip si Leon sa lalong madaling panahon. Magpapaalam na ho kami, Don Salazar. Aasahan ko, Colonel. Makakaasa kayo. Tayo na. Basta, Kuya, mag-iingat ka, ha? Huwag kang aalis dito. Sige, baka gabihin ka pa. Walang galang na po. Bakit ho? Routine check-up lang ho ito. Okay. Abante. Halugugin ang bambay! Claudio, wala rito si Leon. Claudio, anong ibig sabihin nito? Halika! Nasaan mo gano'n ko na? Asaan? Ewan ko, hindi ko alam. Bitiwan mo ko! Bitiwan niyo nanay ko! Bitiwan mo ko! Bitiwan ko! Bitiwan mo nanay ko! Tumigil ka! Bitiwan ka! Ayaw ko! Bakit mo kami ginaganito? Halik! Ano ba pinatay ni Leon si Lilet? Ano ba yun? Bitiwan mo ko! Hindi magagawa yun ang anak ko! Ah, ganun! Sabi mo kay Leon, hindi titigil si Don Salazar hanggat di siya napapatay. Tandaan mo yan! Miroy? 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 Leon? Miroy? Miding, ba't ganyan ang mga itsura nyo? Si Leon. Pasok. Leon! Nay? Nay? Ano nangyari sa inyo? Ba't puro pasa mukha nyo? Si Claudio, nagpunta sila sa bahay. Hinahanap ka. Anak, totoo bang pinatay mo si Lilet? Kuya, bakit mo naman ginawa yun? Na hindi ko maaaring gawin yun. Maniwala kayo sa akin. Naniniwala ako sa iyo, anak. Pero, paano ka? Huwag kang mag-alala, Miding. Dito muna sila yon para sa kaligtasan niya.
mahihirapan silang hanapin itong lugar ko. Doon ho. Sigurado ka ba? Oo, doon ang taga-bahay. Manong pusil! Atas si na Claudio! Inay. Bakit? Anong nangyari sa kanya? Patay na siya. Paano nangyari yun? Nasundan ako ni Claudio. Pinagbabaril kami ni Chong. Diyos ko, ano bang nangyayari ito sa atin? Napatay ng itay mo, ngayon naman ang Chong mo. Anak, sigurado akong susundan kanila rito. Umalis ka na muna. Kuya? Nay, hindi ko kayo maaring iwan. Baka pati kayo madamay. Kailangan malaman ni Don Salazar na hindi ako pumatay kay Lilith. Anak, makinig ka sa akin. Kapag nakita ka ng mga tauhan ni Salazar, tsak na papatayin kanila. Anak, doon ka na muna sa Chombo mo sa Maynila, sa San Andres. Mano, pwede mo magtanong? Ano ba yan? Kanoon nakatira dito si Kaambo? Si Ambo? Oo. Si Ambo driver? Ah, dati, diretso ka lang. Pagkatapos kumalang ka. Salamat po. Ah. Ano ba talaga nangyari?
at napadpad ka rin sa Maynila. Pinatay si Itay. Di namin alam kung sino may kagagawan. Pagkatapos gusto nila ako isunod. Pati si Lilet, na anak ni Don Salazar, idinamay. Ako ang pinagbibintangan. Pati si Chomeroy, pinatay nila. Kapatid ko. Hoy, sila. Ano ba ginagawa ng mga pulis sa atin? Yun na nga, Chong. Nilakad namin pero walang nangyari. Baliktad ang hustisya sa atin. Ako nung walang kasalanan, ang gustong hulihin ng mga pulis at mga tauhan ni Don Salazar. O sige. Pansamantala, dumito ka muna. Hanggat hindi pa naayos yung problema mo sa probinsya. Huwag ka mag-alala, tahimik dito. Chong, nag-aaway! Huwag mong intindihin yan, mga bata ni Waray. Sinong Waray? Yan o, kaya mo yan? Hmm, ginawa? Sorry. Basta tayo, hindi tayo nag-aabuso dito sa San Andres. Pako, pako, pako! Pako, 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 pako! Pako, pako, pako! 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 Lalakad na, pako! Ay, tanda. Para sa amin. Para saan yun? Yung lagay mo. Bakit ka mag-anap pa kita? Tanong mo kay Waray. Lugoy. Hindi mo ba kilala? Wala akong kilala Waray, ha? Wala akong pakialam. Ano? Akin na! Daliyan mo! Pwede. Kulira ka. Magasan bataan imong ginpapakdungan, ha? Teka, teka, teka. Ano ba pinagsasabi mo? Kuryano ka ba? Hindi kita maintindihan. Karuyag mo maglimugmug sang tango? Ano yun? Ano mga bata ni Scoot ko? Sino? Hoy! Ang gunggong! Sa susunod, huwag kayong basta-basta papasok sa teritoryo ko, ha? At huwag niyong pinagmamalaki sa akin si Totoy Sputik! Dahil kakaning itik lang sa akin yun! Sige na! Sige na! Tayo na! Waray, tamakin ko. Wari. Pwede nang sumama sa tropa ito. Alam mo, Leon, dapat talaga magkasama kayo ni Waray. Alam mo kung bakit? Kitang-kita kita kanina kung paano mo bugbugin yung mga bata ni Sputnik. Ang galing mo! Tsaka talagang batak na batak ang patawan mo sa laban. Ano pa pupuna yan eh? Ako ang bida sa pangkaan ito, ginagawa mo akong trakong bit, binalulos mo yan eh. Ay, naman sa ganun! Number one pa pa rin! Buti na lang, may tranquilizer ako rito, ha? Kuya, mukhang napapadal sa ata pag inom mo, ha? Baka ma-high blood ka niyan. Oh, si Marisa nga pala. Utol ko. Si Leon, kababayan natin yan. Pamangkin ni Maambo. Hi. Waray ka rin pala. Diin ka sa Leyte. Taga-Burawin. Ang bitawan mo na yan. Nangingitim na kami niya eh. Ah, Marisa, pagkabihis mo, magluto ka. Dito kakain si Leon, ha? Huwag na doon ako sa bahay kakain. Hindi, hindi. Dito ko na kumain. Masarap ako magluto. Ah, sandali lang, ha? Ngayon lang magyayabang yan. Pagbigyan mo na, ha? Kaya galawin mo, bukakanya! Magpapayot sa akin ang hambog ng Waray na yan. Pati ako gusto niyang tapakan. Buong San Andres gusto niya panghawakan! Ikaw, Tasyo! Ikaw! Ikaw ang inaasahan ko! Paano nangyari yun?
Yung pamangkin ni Ambo, yun na nagpasimula ng gulo eh. Inupakan ka agad ako. Sinundan pa ng palo ni Waray sa mukha, si Damulag. Yun, pinagtulong-tulungan kami. Kaya wala kami nagawa. Sabi pa nga ni Waray sa'yo eh, isa ka lang daw kakaning itik. Tarantado! At pumayag kang sabihin sa akin yun? Kaya nga kami napalaban, boss eh. Dahil sa pagtatanggol sa'yo. Kaya si Damulag. Biyak ang ulo. Totoo yan, boss. Ganun pala. Siya ang buburahin ko sa San Andres. Mga bata, ihanda mga armas. Hindi na natin siya patitikimin ng pananghaliya. Tira na, tagal naman, oh. Waray! 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 Sinesport niya dumarating! Ha? Yeah. Ano, Waray? Ngayon mo sabihin ka kaning itik lang ako. Pinunatan mo mga bata ako eh. Abuso ka na, Waray. Dati ka nang may atraso eh. Ngayon ko ipakikita sa'yo kung sino si Totoy Sputnik. Toy, pumasok yung mga bata mo sa teritoryo ko eh. Dito nang otong, lalabas naman akong kahihaya. Kaya, inupakan ko. Hambog ka talaga, Waray. Umpisa na natin ang laban. O baka naman, kinakabog na yung dibdib mo. Pwede ka pa matras. Toy, sorry kung natawag kitang itik ah. Baguhin natin. Gawin natin kakaning pato. Tutal, ang lakas mo naman pumutang. Yan ang gumulpi sa amin. Ito ba pinagmamalaki mo? Diyan ka ba nagtatago sa sayan yan? Oh, ang labo naman ang mata mo, nakapantalon eh. Marami ka pandaldal. Umpisa na natin! Hoy Marisa, maliit ka pa ng pamunuan ko yung tropang yan dahil ayaw ko na ate yung mga wari-wari sa Manila. Kinikilala nila akong leader dahil sa pagtatanggol ko sa kanila. Bakit? Kung nag-ugali pa ako pare, palagay mo buhay pa ako ngayon? At saka kung di sa perang binibigay ng mga tao, makakapag-aral ka ba ng college? Yun na nga isa pang kinahihiya ko eh. Galing sa mas maang perang itinutustos mo. Ano? Nadadala siya ata pag-uwi niyo ng gabi ah. Baka naman hindi makatapos ng utol ko dahil binuntis mo. Kuya, napakasakit mo naman magsalita.
Hoy, Marisa, malaki na paghihirap ko sa'yo. At ayaw ko mabigo na dahil sa Leon ito. Tandaan mo yan! Waray, kung sa tingin mo lolokohin ko kapatid mo, nakakamali ka. Mahal ko si Marisa. Ipanitin nyo! Pagsiwi na nyo! Laika! Ta, kalimutan mo yung nangyari kagabi ha. Umiinit na ulo ko kasi doon sa nangyari sa saturation drive dito. May hinala akong si Totoy Spokwa may kagagawa ng. Naintindihan kita, kuya. Pasensya ka na yun sa mga inasal ko sa'yo kagabi, ha. Napahiya lang kasi ako kay Leon, eh. Kuya, huwag kang mag-alala. Mabait naman siya, eh. Tungkol naman dun sa pag-aaral ko, hindi ko naman sisirain yung mga pinapangarap mo para sa'kin. Okay lang naman sa'kin kung nagkakaigayan kayo ni Leon. Kaya lang, baka makalimot ko at bigla akong magkaroon ng pamangkin na hindi napapanahon, di ba? Akin naman, paalala lang eh. Alam mo namang, mahal kita eh. Kaya isa-isa kitang kapatid, kaya wala akong choice. Ikaw lang dapat kong mahalin. Kuya naman, hindi naman mangyayari yung pinangangambahan mo eh. Tsaka kung mangyari man yun, syempre ikaw ang unang makakaalam. Sigurado kung wala pang deposito yan? Kung ako ikaw, hindi na muna ako makikipagkita kay Marisa. Kilala ko si Waray. Ayaw kung kayong dalawa magkabangga. Hindi naman siguro abot sa ganun, Chong. Kahit pa paano may pinagsamahan kami ni Waray. At alam niyang mahal ko si Marisa. Oh, ganun naman pala eh. Bakit hindi mo atupagin ang pangamasada na makaipong ka? Para sa inyong dalawa, sa kinabukasan nyo. Tsaka pangalawa, hindi mo ba naisip ang nanay mo tsaka si Raquel? Madalas ko nga sila mapanikinipan eh. Hindi ko alam kung ano na nangyayari sa kanila. O, dali-dalian nyo! Hoy, tabo! Ba't dito tirahin mo para mas malaki? Tutal, kumaka na ka sa teritoryo ko, isagad mo na. Manang-manak sa among mukhang buhaya. Ang kapal ng karakas nyo, ha? Sobra ka naman, Waray. Pare-pareho lang naman ang trabaho natin, ha? At saka konting racket lang yan, eh. Konting racket? Kalbo, lugar ko ito. Under sa protection ko. At wala akong inaabuso dito, kaya nirirespeto ako ng mga tao. Waray, isa lang naman ang likaw ng bitukan natin. Gutom na aso ko rin, di ba? Totoy! Nasaan si Totoy? Oh, bakit parang hinahabol ka ng sampung demonyo? Napalaban kami sa grupo ni Waray. Si Pinggoy, napatay ni Waray. Ano? Talagang ginagalit ako ng mga Waray na yan. Gaganti tayo. Sila naman ang iyayari natin. Ayun! Wala rito! Doon tayo! Oh, Casio. Ayan pala si Tinyente. Mabuti naman. Hindi na tayo pumunta sa bahay. Sandali lang.
Teniente, may pinabibigay si Totoy. Pasensya ka na raw dito dahil may hirang delensya. Sabi mo kay Totoy, salamat. Sige, sir. Ayos po ako, istoryo ko ito. Bakit? Masama ang loob mo na sakoti ko yung mga tuta mo? At tinumbo ko sa Pinguyo Club. Baka gusto mo, ikaw sunod ko eh, ha? Pilip na sana ako sa iyo, Waray. Magulang ka. Huwag ka magalala. Hindi kita papatayin. Ano kuya, kung noon ka pa nakinig sa akin, hindi mo sana inabot yung ganyang kapahamakan. Aba, munti ka na mamatay ah. Siguro naman titigil ka na ngayon ano, dahil matatagalan din bago ka makalakad ng tuwid. At kailanman hindi ka na pwedeng mamuno ng grupo mo. Baliwanag? Wala ito. Kita mo naman, layo sa bitukan yan eh. Mga ilang buwan lang. Palagay ko magaling na ako. Sorry ah, nabalitaan ko lang yung nangyari. Maswerte ka, hindi ka nila pinatay. May araw rin sa akin yung Totoy na yan. Ganti-ganti lang naman yan eh. Pero kailangan patayin niya muna ako bago niya mawakan ang teritoryo ko. Huwag mo muna isipin ang gumante. Magpagaling ka muna. Paano yung grupo? Alam mo naman hindi makagalaw yun kung wala ako. Kaya Leon, makikiusap sana ako sa'yo. Kung pwede, ikaw muna mamuna habang wala ako. Habang nandito ako. Hindi ba, Antik? Adyang. Eh di mas magaling kung si Leon ang mamuno. Total, pareho lang naman kayo ng lakas eh. Kaya parang nandiyan ka pa rin. Okay sa akin si Leon, Waray. Si Leon muna ang tanungin nyo, kung okay lang sa kanya. Hoy, hoy, hoy! Bakit pati si Leon isasama ninyo sa gulo? Kita nyo nananahimik yung tao eh. Naghahanap buhay ng matino tapos idadami nyo pa? Leon, tikang yan ah. Karuyag ko. Ikaw na mamuno san atong grupo. Para yung problema ito, din kakarawat ko. Marisa, hindi ko kayang bituin ng kuya mo. Malaki tuwala niya sa akin na kaya pumunuan ng grupo niya. Isa pa, hindi ko kaya pabayaan ng mga waray-waray dito. Paano ako kung mapahamak ka? Pwede ka pa namang umiwas doon, hindi ba? Leon, kung talaga mahal mo ako, pagbibigyan mo ako. Umuwi na lang kaya tayo sa Leyte at isama natin si Kuya. Hindi ako pwede bumalik sa Leyte. Bakit? Wanted ako, Marisa. Wanted? Paano nangyari yun? Napatay si Itay. Hanggang ngayon, hindi pa tapos ang kaso. Hindi nabigyan ng justisya pagkamatay niya.
Minsan kasama ko si Lilith. Nang pinagbabaril kami ng mga armadong kalalakihan. Siya ang tinamaan. At ako pinagbintangan sa pagkamatay niya. Sino si Lilith? Dati kong kasintahan. Wala na nangyari yun. Hindi na tumahimik ang buhay namin ni Inay. Palagi na pinaghahanap ng mga pulis. Sa pagtugis nila at sa pagtatago ko, hindi ko na narinis ang pangalan ko. Mas lalo ako nag-aalala sa'yo, Leon. Kailan kayo matatapos sa problemang to? Natatakot ako. Ayoko mawala ka sa akin. Mahal na mahal kita, Leon. Tapang din naman ng apog mo, no? Dinaig mo pa si Waray. Alam mo ba ang teritoryo ko itong pinasok mo? Alam ko. Pero Waray akong pinipirwis yung tao din, he. Ganun naman pala, eh. Anong ginagawa niyo rito? Namamasyal? Hoy! Kung gusto niyo mamasyal, doon sa luneta! Tumigil kayo. Alam mo, bata, masyado kang pakialamero, eh. Marami na ako naririnig tungkol sa'yo. Kung gugustuhin ko, ngayon pa lang pwede na kita itumba. Pero may natitira pa akong awa. Lalabanan kita ng parehas. Kapag tinalo mo ko, hahawakan mo buong San Andres. Pero kapag tinalo kita, lalayas kayong mga Waray dito sa San Andres. Hindi parehas. Malaki ka. Isa pa. Hindi ako pumapatol sa matatanda. Sa lahat ng mga Waray na nakilala ko, ikaw lang ang may daga sa dibdib. Tayo na, mga bata! Sandali lang. San lugar? Anong oras? Yeah!
ako marunong tumanggap ng katalo! Nakakaya sa mga kosa natin. Hindi ko alam kung saan lupalap ng galing ang hayop na liyo na yan! Gaganti tayo. Isaysayin ko silang lahat. Buburahin ko sila rito sa San Andres! Lahat yung mga waray na yan! Kunin nyo. Ito kong bayad, oh. Si Hadyang, tinangay ni Sputnik. Hayop na totoo niyan. Hindi tayo tatantanan kahit tayo naubos. Magsumbong tayo sa pulis. Ano? Nalulok na ba? Mabuti. Pansinin tayo si Jinti eh. Bata ano si Sputnik? Alam mo naman na lahat ang kataratadonin eh. Palalampasin noon. Anong gagawin natin? Walang nga katatayan ang gagawin mo sa akin. Hayop ka! Nakawalan mo ako dito! Wala ka talagang kaluluwa! Hayop ka! Kamusta ka na, Adyang? Anong gagawin mo sa akin? Hayop! Ayos ba mga bata? Sige, tayo naman. Hindi mo si Adyang masakit para sa akin nangyari, Leon. Iniisa-isa tayong totoy. Una si Karting. Ay naman si Adya. Sino naman kaya susunod? Si Auntie kaya? Ako? O pwedeng ikaw, Leon? Kilala ko si Totoy. Hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Siguro naman maligaya ka na ngayon, Totoy. Kulang pa, mga bata. Isa pang mahal sa buhay ni Leon ang isusunod ko. Tay! Ano ba taso ko? Wala akong kasalanan!
Maawa ka sa akin. Maawa ka sa akin, Toy. Wala akong atras sa iyo, Toy. Toy, what, Toy? Toy! Tapon niya yan. Chong? Pirat ka, hindi mo Eroy Sputnik. Natin ka ni Tiniente. Kuya, sasama ako kay Leon. Kailangan niya ako. Hantik! Sama mo sila sa Cavite. Paano kung ikaw pagbalingan ng galit ni Tiniente? Kuya, sumama ka na sa amin. Doon muna tayo lahat. Huwag niyo ko alalanin. Kaya ko sarili ko. Ikaw, Leon, tek na hantingin ni Tiniente. Sigurado ka ba, Tiniente? Napumatay kay Toto Sputnik kay si Leon? Na matagal ko nang hinahanap at pinahahanting sa'yo? Sigurado ako, pare. Ang taong yan, wala na sa San Andres. Paano ngayon niya, pare? Huwag ka magalala, pare. Isang tao lang ang makapagsasabi. At kukunin ko ngayon din ang taong yan. Kunin niyo yan.
Sandali lang, pare. Pilay ako. Dalihan mo! Bakit? Ano atraso ko? Ba't dito niyo ako dinla? Huwag ka na magmangmang ang pawaray. Alam kong alam mo kung saan nagtatago si Leon. Pare, baka naman sa ibang paraan gustong makipagtulungan ni Waray. Tingente, wala akong alam sa pinagsasabi niyo tungkol kay Leon. At saka, hindi ko alam kung saan siya nagtatago. Totoo sinasabi ko, hindi ko siya pinatag. Ang hirap mong kausap, Waray. Itutumba kita. Pare, relax lang, easy ka lang. Baka makalabit mo ang gatilyo eh. Waray, makinig kang mabuti sa akin. Wanted si Leon sa Leyte. Pinatay niya ang anak ng amo ko. Magsalita ka na, Waray. Kabisado mo naman si Tenyente. Pag hindi mo pinagbigyan, baka mag-alaram yan. Ikaw rin. Padre, ito lang ang katapat niyan eh. 30,000. Sa'yo lahat yan. Patayin mo lang si Leon. Waray, huwag ka na mag-isip. Baldado ka na. Pera para sa iyong kinabukasan. At baril para sa isang kriminal na si Leon. O bala para sa iyo. Antik, may tao. Oh, Waray! Oh, kuya. Asa si Leon? Napasugod ka. May problema ba? Wala. Ang tanong ko ang sinasagutin nyo. Si Leon nasan? Nasa kwarto. Nagpapahinga. Rito ako para patayin kita. Ano atraso ko sa'yo? Kuya, wag! Kuya, ano ba nangyayari sa'yo? Pinapapatay ka sa akin ni Tiniente at ni Claudio. Ha? Si Claudio? Nandito sa Maynila? Oo, Leon. At alam ko na lahat. Talagang hindi nila ako titikilan. Wala akong kinalaman. Aksidente lang ang lahat. Hindi naman ako ganun kababaw para maniwala sa kanila. Ang baril na ito. At ang perang to. Kabayaran sa buhay mo. Gamitin nyo na lang. Kailangan umalis na kayo dito dahil baka nasundan ako. Tarantado yung Waray na yan. Inuusi tayo. Come on.
Teresa. Marisa. Nay? Raquel? Nay? Cosme! Cosme, sino si Raquel nasan? Leon, ang inaay mo si Raquel, matagal ang patay. Ano nangyari? Pinatay sila. Sino may kagagawan? Hindi ko alam. Merong nakapagsabi na may mga armadong kalalakihan na pumalik sa inyong bahay. Kinabukasan, nakita na lang namin na lulutang-lutang ang kanilang bangkay sa may aplaya. Mo iroy, Claudio. Bakit gusto mo patayin? Si John Mayroon, pinatay mo. Pati si Marisa, dinamay mo.
Maaaring ko rin pumatay sa aking mga mahal sa buhay. Leon, baka bumutok yan. Ngayon pala pwede na kita patayin. Pero bubuhayin kita. May gusto lang ako linawin kay Don Salazar. Dalhin mo ko sa kanya! Don Salazar! Don Salazar! O, bakit? Si Claudio nandyan. Kasama si Leon. Don Salazar! Tulungan niyo ka, papatay na ko ni Leon! Parang awa niyo na! Claudio! Kahit kailan wala kang silbi! Akala ko ba pagkain ni Leon ang dadarin mo? Leon! Nandito ka na rin lamang! Hindi na ako mahirapan, hanapin ka! Magsama na kayong dalawa! Leon, iligtas mo ko, Leon. Hindi lang bibiro si Don Salazar. Papatayin siya tayo. Ang ibig mong sabihin? Oo. Oh, ako ang bumaril kay Lilit. Pero nadami lang siya. Ikaw talaga gusto niya ipapatay. Si Tre, ang nanay mo, si Raquel, ako lahat ang pumatay sa kanila. Pero ang lahat ang itaw ito nito sa kanila. Paniwala ka, Leon. Leon. Leon, parang may sa demonyo. Paano?
Sinin natin to! Malaki atraso mo sa akin! Leon! Mas malaki atraso mo sa akin! Pinatay mo anak ko! Hindi ako pumatay kay Lilith! Ang aso mo si Claudio bumarin sa kanya! Pinagtapat niya sa akin lahat ng kahayupan mo! Ikaw pumatay sa pamilya ko! Oo! Ako ang nagpapatay sa ama mo! Malaking kayamanan ang nawala sa akin! Dahil sa kapalpakan niya! Siniguro ko lang na ang gunggong mong ama ay hindi na pakikinabangan! Sobrang nasama mo, Salazar! Waray kalisik! Bulun! Katulad ka rin ng iyong ma! Walang silbi! Akala ko ba makakalabas ka ganito ng buhay? Ngayon sabi mo sa akin, Salazar, sino sa ating dalawa hindi makakalabas ng buhay dito? Sayang. Napakalaki ng respeto ko pa naman sa inyo.